sa'yo po ang papuri. Sa'yo ang pinakadakilang ama namin na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw na ito. Salamat po sa siyam na araw na aming paghahanda. Kami, O Panginoon, ay nagagalak sapagkat sa araw na ito ay naalala namin ang iyong kaarawan. Nawa, O Panginoon, sa Paskong ito, bawat isa sa amin ay madama ang pagmamahal mo, ang pagkalinga mo, ang patnubay mo. Lahat, O Panginoon, ay pinagkakaloob mo sa amin. Ano man ang aming hilingin, ikaw, O Panginoon, ay nandoon. Ano nga kaya naman kaming mga anak mo ang dapat naming irigalo sa iyo sa iyong kaarawan sa umagang ito? Wala kang hinihiling sa amin, O Panginoon, kundi ikaw ay mahalin namin, paglingkuran namin sa abot ng aming makakaya. Salamat din po sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng mga Esguerra, O Panginoon, ang angkan ng Esguerra. Na alam ko, O Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan. Bagamat nandoon, O Panginoon, ang iba naming mga kapatid na nagkakaroon ng karamdaman, nagkakaroon ng problema. Subalit, nandiyan ka lang, Panginoon, kayang-kaya ka naming abutin. Napakabuti mo, O Diyos, walang hanggan ang aming pagpuri sa iyo, sa iyong banal na Espiritu. Napakabuti mo. Ngayon po, sa umagang ito, pinagtatagubuyilin ko po sa iyo ang angkan ng Esguerra. Alam mo po, O Panginoon, na karamihan sa amin ay wala na pong minamahal sa buhay. Panginoon, tulungan mo nga ang bawat isa sa amin. Sa aming mga sarili, O Panginoon, na habang kami ay may buhay, kami ay may lakas, maipaglingkod namin sa iyo ang aming lakas na ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, huwag mo nga po kaming pababayaan na angkan ng mga Esguerra. Sa umagang ito, Panginoon, ay dalangin ko rin po sa inyo ang aming tagapagsalita, ang aming pastor, na siyang magbibigay ng mensahe sa amin sa umagang ito. Nawa, O Panginoon, sa araw na ito, mapagbulay-bulay namin sa aming mga sarili. Napakikinggan namin ang iyong mga banal na salita na ipaliliwanag sa amin ang aming pastor. Nawa, kaming nakikinig, ito ay mapasok sa aming puso at isipan. At sa pag-uwi namin, O Panginoon, ay dalindalin namin ito at maging patnubay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po kami sa araw na ito at binabati ka po namin lahat ng happy, happy birthday, Jesus. Ito po amin dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
And when the wise men had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And they gave gifts to him of gold, frankincense, and myrrh. And when the wise men had come into the house, sige, anyayahan natin ang lahat ng mga maliliit na bata. Dahil ngayon ay kaarawan ni Baby Jesus, ay atin pong idulog sa kanya ang atin pong mga anak. Dalhin po natin sila sa paanan ng Panginoon at atin po silang pabasbasan sa pamamagitan ng panalangin. Kahit po yung mga maliliit na bata, mga kalong-kalong ng nanay, dalhin niyo po yung inyong mga anak para po patungan sila ng kamay ng Panginoon. Sige, kung handa na tayong manalangin, tayong lahat ay pumikit at tumawag kay Jesus. Tayo manalangin sa amin pong selebrasyon ng iyong dakilang kaarawan, Panginoong Jesus. Ikaw ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng isang sanggol sa sabsaban. Ikaw ay hindi na natiling sanggol. Ikaw ay naging bata, lumaki. At ngayon, Panginoon, kasama namin. Ama, inilalapit po namin sa iyo ang aming mga maliliit na anak. Patuloy kaming nagpapasalamat sa kanilang buhay. Sila ay bahagi, Panginoon, ng iyong iglesia dito po sa Gatbuca. Sila ang aming inspirasyon. Sila ang aming pag-asa sa mga darating pang panahon. Panatag kaming may magpapatuloy ng misyon at paglilingkod sapagkat sila ay nandyan. Ama, Panginoon,
Patuloy mo nga pong tulungan ang bawat ama at ina upang palakihin ng maayos, may kasiglahan, kalusugan at pagkatakot, pananampalataya sa iyo ang kanilang mga anak. Nawa, Panginoon, ang mga batang narito ay patuloy na lumaki sa iyong mga aral. Tanggapin ang pananampalataya at lumago dito. Amin pong idinadalangin sa iyo ang mga anak namin na may mga karamdaman. Andyan po si Baby Matthew, si Baby Rafael, Panginoon, na patuloy na nasa ospital, nasa incubator, Panginoon. Nawa ang habag mo ay patuloy na dumaloy sa buhay ng mga batang ito, sapagkat naniniwala kami ang pagmamalasakit mo ay nasa kanila. Gawin mo nga pong regalo, Panginoon, ang maayos na kalusugan at kagalingan para sa aming mga munting anak na ito. Ito po ang aming pagsamo sa iyo, Panginoon, sa banal mong pangalan. Amen. Sige, tabi tayo sa ating mga mami at daddy, ha? At makinig tayo, mag-join tayo sa pagsamba. Sige po, good morning! Minsan pa, good morning! Okay, Merry Christmas po! Merry Christmas! Pwede po bang i-fist bump niyo yung katabi niyo at sabihin niyo pong Merry Christmas! Ayan, sige po, ngayong umaga po ay binabati ko po kayo. Hindi lang po yung mga kasama natin dito po sa atin pong loob ng iglesia. Ngunit ganun din po yung mga nanonood po sa atin through YouTube po. Yan, level up na po tayo, naka-YouTube na po tayo. Kung hinahanap niyo po tayo sa Facebook, sa YouTube niyo na po tayo makikita. Kaya Merry Christmas po sa ating lahat. Dalangin ko po ang patuloy na kapayapaan at ang kasiyahan at ang pag-ibig po ng ating Panginoon ang siyang patuloy po nating maramdaman at maranasan ngayon pong kapaskuhan po na ito. Amen po! Amen! Merry, Merry Christmas po! Muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Pwede nyo bang ngitian yung katabi nyo? Ngitian nyo rin yung nasa likod nyo. Baka hindi nyo pa po nakikita kung sino-sino tayong nandito ngayon. Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. At ayan, maraming salamat sa pagsagot. Meron po tayong ano dito, tagasagot. Sige nga, babatiin ko kayo. Kayo naman ang sasagot. Merry Christmas! Tunay po na nakakagalak ng puso na tayo ay magkakasama ngayon, magkakatabi, halos wala ng social distancing, maraming mga kamag-anak ang nakauwi, marami na yung mga pwedeng gawin ngayon, kaya naman tayo ay lubos na pinagpala ng Panginoon sa araw ng kanyang kaarawan. Ano man po yung mga dinanas natin nitong mga nakaraang taon, ang Panginoon po ang siyang nagbigay ng regalo sa atin bago pa tayo mag-Noche Buena at bago pa tayo gumising ng maaga para magpunta sa simbahan, tayo ay nakatanggap na ng regalo mula sa Panginoon at iyon ay ang buhay na walang hanggan. Iyon po ay pinapalakpakan. Kaya naman po sa pagkakataong ito, tayo naman po ang magbibigay ng ating regalo para kay Jesus. Nasaan na po ang ating mga birthday gift to Jesus? Taas nga po natin. Yan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Babatiin po natin ang happy birthday si Jesus. Magbabatian po tayo, iikot po tayo, kakamayan po natin, mag-fist bump po tayo sa ating mga kasama sa church. At pag narinig po natin ang kantang ibuhos mo, ibubuhos po natin ang pagpapala ng Panginoon dito sa altar upang ibigay ang ating birthday gift to Jesus. Everybody, let's stand up and let's greet the Lord a happy birthday! Happy birthday, Jesus! Happy birthday, Jesus!
maligayang banig sa iyong pagsilang Diyos ang sikat ng banal sa ating buhay. Ang bawat isa ay nagsipagan o nanginginan. Bagong taon ay magpatuluhan. Kaya ang ating tayo magsigap upang mapakta natin kasalanan. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. Bagong taon ay magbagong buhay, nagbigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiapin labang at mundo'y tahimik. Ang araw ay sumabi sa sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Ang kalangitan, ipusko ang kasaganahan. Handa na kami sa lumi, makababala mo. Usan mo ang kalangitan, ipusko ang kasaganahan. Handa na kami sa lumi, makababala mo. Inaanyayahan po na tumayo ang lahat bilang paggalang sa salita ng ating Panginoon. Ang tekstong pagbabataya ng mensahe ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ni Juan, kabanatang 1, talatang 13. Ganito po ang sinasabi,
Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila, ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Everywhere, run to the village, rush to the town.
This is the day that the Lord has made. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang dahilan ng atin pong pagtitipon sa umagang ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Esokristo. Amen po ba? Naalala ko tuloy yung kasabihan, yung kwento noong araw ko pang narinig. Yun daw dalawang mag-asawa, nagpa-birthday sa kanilang anak. Pagkatapos, nag-imbita sila ng maraming mga bisita. Pagkatapos nung nagdatingan yung mga bisita, magagara ang mga damit at magaganda ang mga itsura, ano, ayos na ayos. Subalit, nung sila ay nagtitipon-tipon, hindi nila alam kung sino yung may birthday at hindi nila kilala kung sino yung may birthday. Mga kapatid, alam po ba natin ang dahilan kung bakit tayo nakabihis ng maganda ngayon? Amen po ba? Alam po ba natin kung sino ang dahilan? Walang ibang dahilan kung hindi ang Mesyas na isinilang. Amen po ba? Hallelujah. So karapat-dapat lang palaga i-celebrate natin because this is the day that the Lord
has made. Sabi nga ng Nanay Cora kanina eh, yun daw siyam na gabi ng ating pagkikita-kita ay pawang paghahanda lamang ano, para po sa dakilang araw na ito. At alam kong kayo ay handang-handa na makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Okay lang po ba kahit mahaba? Pasko naman kaya, no? Sige po, dumako tayo sa ating pong mensahe at salamat kay Ate Eva na bumasa sa atin, fresh from Batangas. Ano? At binasa po niya sa atin yung John chapter 1 verse 13. At ang atin pong mga talata ay uulitin ko lang, Ate Eva. No? Sabi dito, sila, tayo yung binabanggit, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Ang atin pong paksa sa atin pong pagdiriwang ng Kapaskuhang ito ay yung salitang kalooban. Pakisabi nga po, kalooban. Yan. Kumusta ang ating mga loob? Ang ating mga kalooban? Alam niyo po ba, kapag pinag-usapan natin ang Diyos, siya'y tumitingin hindi lamang sa panlabas, kung hindi sa ating kalooban. Amen po ba? Pakitingnan nga ang katabi mo. Maganda ang panlabas. Maganda rin ba ang kalooban? Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating mga sarili naman. Ano? Okay, yan po ang ating paksa sa umagang ito. Kalooban. At bago natin talakayin, ano, ay i-define muna natin ang ibig sabihin ng salitang kalooban. Ang salitang kalooban ay mula po sa salitang loob, ano, o kaloob. Kaya pagka sinabing kaloob, ano po ba yung kaloob? Ha? Ano yung kaloob? Nanay Lodi? Bigay. Pero pag pinag-usapan ng Pasko, Ate Nenet, ano yung kaloob? O ito, kaloob ko sa'yo. Regalo! Tama si Kuya Dek. Palakpakan nga natin si Kuya Dek. Baka mamaya maraming matanggap na regalo si Kuya Dek. Ano? Kaloob, ibig sabihin, ay regalo. Kaya po yung salitang regalo, wala pong bayad. Amen po ba? Kasi ibinibigay sa'yo galing sa loob. Amen po ba? Galing sa puso. Kaya pagka po ayaw, pwede mong bilin. Mapipilit mo. Ayaw mo bang ibigay sa akin? Bilin ko na lang. Di ba? Eh, hindi na regalo yun. Hindi na kaloob yun. Yun ho, eh, binili na. Pero when it comes to Christmas, ang pinag-uusapan po natin, ang according sa talata, eh, kaloob. Kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dito ay hindi daw po sa kagustuhan o sa kagagawan ni numang tao, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ito po, mga kapatid, ay isang prinsipyo na ipinapahayag na ito ay, it is an outpouring of the heart of God. Ito yung nasa puso ng Diyos. Ano kaya ang nasa puso ng Diyos? Ano kaya yung kalooban ng Diyos para po sa ating pagdiriwang sa Kapaskuhang ito? At dahil ho, sabi ko eh, maiksi lamang ang mensaheng ito, gusto ko pong ibigay sa inyong mabilis yung tatlong maiikling mga salita. Ngunit sa aking tingin at palagay, ito ay kalooban ng Diyos para po sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ito po yung kalooban ng Diyos na ating
maisapuso at maunawaan every time that we are celebrating Christmas season. Ano po yung una na kalooban ng Diyos? Number one, ang dakilang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mailapit sa kanya ang mga tao na nalayo sa kanya. Ulitin ko po, ang kalooban ng Diyos ay ang kanyang mailapit ang mga tao na nalayo sa kanya. Say for example, ngayon, tingnan nga ulit natin yung ating nasa harap, nasa likod, yung ating nasa kaliwa o nasa kanan. Di po ba nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat pag sumasapit ang Kapaskuhan, yung mga nalayo, di po ba? Hindi naman ibig sabihin nalayo sumamaloob. Kung hindi nalayo ng tirahan, ayan, nalayo ng lugar, di po ba? Nalayo ng trabaho, kapag kakapaskuhan, nababalik. Amen po ba? Nalalapit. Dami kong i-welcome ngayon, kaya lang, hindi ko na iisa-isahin. Welcome everyone na lang, Ate Jen. Dahil nagpapasalamat tayo sapagkat nalapit ulit tayo sa isa't isa at sa ating tahanang iglesia. At iyan ang kalooban ng Diyos. Ang tayo ay mailapit sa Kanya. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos doon sa John chapter 1 verse 14, naging tao ang salita at nakipanirahan sa piling natin. Ibig pong sabihin, yung Diyos na dati ay tinitingala lamang natin sa langit, yung Diyos na parabang ang layo-layo at hindi natin kayang abutin, ay ngayon nakikipanirahan sa atin. Ibig sabihin, yung Diyos malapit sa iyo, baka kapitbahay mo lang. Amen po ba? Kaya saan natin hahanapin ang Diyos? Diyan lamang siya sa malapit sa atin. Saan? Sa ating mga puso. At nais niyang siya ay manirahan dito. Amen po ba? Sino ho dito yung naranasan na ang Diyos na nagkatawang tao ay nakipanirahan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus sa kanya pong puso? Pwede po bang pakitaas natin ang ating kamay? Hallelujah! Mga kapatid, ito ang kalooban ng Diyos. Na tayo na mga nalayo sa Kanya ay makalapit sa Kanya at hindi lamang makalapit kung hindi mabuksan ang ating mga puso ngayong Kapaskuhan upang ang Diyos sa pamamagitan ng Emmanuel ng Panginoong Hesukristo ay makapanirahan sa atin pong puso. 2 Corinthians chapter 3 verse 16 to 18, sabi diyan, ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, inaalis niya ang anumang talukbong. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning ang ating mga mukha o sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Diyos. At ang kalwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. Nakita niyo po, may magandang idinudulot sa ating buhay kapag ka tayo ay lumalapit sa Diyos. Amen po ba? Pakisabi sa katabi mo, huwag kang lalayo sa Diyos. Kasi nyo, minsan ang Diyos bumaba pa sa langit, para lamang makapiling tayo. Para lamang maging isa sa atin. Para lamang ituro sa atin ang daan para tayo ay makalapit sa Kanya. Ikaw naman tong layo ka ng layo. Kung saan-saan ka nagsusuot, kung saan-saan ka nagpupunta, ni hindi ka man lang pumapasyal sa simbahan. Di po ba? Para kang namang hindi isa sa kapahatiran. Pakisabi sa katabi mo, ikaw ba yon? Di po ba? Lumapit tayo sa Diyos. Mga kapatid, sino sa inyo yung pagkalinggo gustong-gusto niya pumupunta sa simbahan kasi nararamdaman niya mas malapit siya sa Diyos kapag siya ay nasa simbahan? Pumalakpak nga po. Hallelujah. O ito, isa pang tanong.
Kapag ka naman tayo, eh nandito na sa ating simbahan. Iniisip po ba natin, dinarama po ba natin na ang Diyos ay nandito? Amen po ba? Dalawang bagay ho yun, ano? Na magkaiba, ngunit parehong mahalaga. Ang pagpunta sa simbahan at kapag ikay nando doon sa simbahan, dinaramo mo ba na ang simbahan ay tahanan ng Diyos? At ang tahanan ng Diyos ay banal. At ang tahanan ng Diyos ay kinapapalooban ng kanyang presensya. Say, halimbawa ngayon, nandito tayo. Daman niyo po ba ang kadakilaan at ang kabanalan ng lugar na ito na ating pinagtitipunan? Amen po ba? Hallelujah. Nawa, sa tuwing tayo ay lalapit at pupunta sa ating simbahan, una, magkaroon tayo ng kauhawan sa presensya ng Diyos. At ikalawa, magkaroon tayo ng kasabikan sa pagkikita-kita sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi ng ating batayang talata na ang Diyos sa kanyang dakilang kalooban, siya ay gumagawa at patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang ang tao ay mapalapit sa kanya. Bakit? Sapagkat tayo ay minamahal ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Again, uulitin ko, no? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Lalo na, no, yung mga malalapit lamang sa simbahan. Diba? O, hindi na ako mag-name drop, ano, yung mga malalapit lang sa simbahan. Kung minsan, lalakarin lang. Bakit yung SM, sasakay pa? Di po ba? Bakit yung Robinson, idadrive pa, gagastos pa? Pero yung simbahan, ayan lang, di ba? Hindi pa makapunta, mga kapatid, sa pagpunta natin sa simbahan. Nangyayari ang kalooban ng Diyos na tayo ay mapalapit sa Kanya. Okay. Ikalawa, ano yung kalooban ng Diyos sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan? Hindi lamang tayo mapalapit sa Kanya, kung hindi ang Kanyang dakilang kalooban. Ikalawa ay kalooban ng Diyos na ang Kanyang mga anak ay makalaya. Mga kapatid, ano kaya itong kalayaan na ito na nais ng Diyos makamit sa iyo? Mga kapatid, siguro, pagtitingnan natin yung ating mga sarili, malaya tayong bansa. Amen po ba? Malaya ka nga kung anong gusto mong sabihin sa social media. Di po ba? Malaya ka nga isiwalat ang iyong nararamdaman. We are a free nation. Pero ano bang kalayaan yung nais ng Diyos? Iparanas po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang kalayaan na nais ng Diyos iparanas sa atin ngayong Kapaskuhan ay ang kalayaan sa pagkakasala. Marami pa rin sa atin ang hindi nakakalaya sa atin pong mga nagagawang pagkakasala. Ang sabi po ng atin pong talata sa John chapter 1 verse 29, ang sabi dito ay ganito, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya at sinabi niya dito, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po yung sinasabi po dito ni Juan? Malinaw kay Juan na si Jesus ang siyang makapagpapalaya sa atin sa ating pong pagkabilanggo, pagkakulong at pagkagapos sa tanikala ng ating pong mga pagkakasala. Ma, Pastor, maitanong ko lang, baka tinatanong ninyo, ano po bang mga kasalanan yung sinasabi ninyo, Pastor? Ibabalik ko po ang tanong, magbulay tayo. Ano po bang mga pagkakasala ang umaalipin pa rin sa atin ngayon? Ano po bang mga hindi kalooban ng Diyos ang siya pa rin nasusunod sa ating buhay ngayon? Kung minsan, mga kapatid, yung simpleng galit nagbibilanggo sa atin. Totoo po ba?
Pero naparito ang Diyos upang tayo palayain sa galit. Amen po ba? Isipin mo nga kanino ka ba galit? Ang Pasko ay pagpapalaya ng Diyos sa anumang mga kasalanan. Katulad ng galit. Ano pa? Hindi pagpapatawad. Meron pa ho ba dito hindi nagpapatawad? Meron pa ba dito na hinahayaan niya yung kanyang buhay ay sirain ng puot at ng hindi pagpapatawad ilang taon na? Si Pastor Nixon na nangangaral ng pagpapatawad, pero hanggang ngayon, pagkakausapin mo, Pastor, sorry, hindi pa ako ready. Ano pa, mga kapatid? Pinapalaya tayo at nais tayong palayain ng Panginoon sa pagkaalipin sa labis na pagsamba natin sa kayamanan. Pinapalaya tayo ng Diyos sa ating mga magaspang na pag-uugali, sa mga asal na hindi nararapat, sa kasakiman, sa pagkaingit, mga kapatid. Ang Pasko, pinapalaya tayo sa mga ito. Mga kapatid, ang sino mang nagsasabing malapit siya sa Diyos, pinapalaya ng Panginoon. Amen po ba? Mga kapatid, sino dito yung naaalipin pa rin ng mga pagkakasalang ito? Mga kapatid, ito ang good news. Dahil dumating ang Panginoon at ang Kapaskuhan, pinapalaya ka niya. Alam mo kung bakit minsan hindi ka makalaya sa galit? Kasi ikaw din mismo ang nagkukulong sa sarili mo. Hello? May kapangyarihan ipinagkaloob sa iyo ang Panginoon upang lagutin ang anumang mga tanikala na nagbibilanggo sa iyo upang hindi ka makalaya. Kaya lang kung minsan, ikinukulong natin yung ating sarili sa hinanakit. Ikinukulong natin ang ating sarili sa lungkot. Ikinukulong natin ang ating sarili sa inggit. Ikinukulong natin ang ating sarili sa mga addiction na pwede naman tayong lumaya. Again, ang Panginoon sa kanyang pagsilang na muli, siya'y isinilang upang tayo ay mabigyan ng kalayaan. Do you believe that? Dalawa lang naman, mga kapatid, ang ating pwedeng maging response sa pagpapalaya ng Panginoon. Una, tayo ay manampalataya. Tayo'y magpaubaya sa gusto niyang gawin sa ating buhay. O kaya naman, ikalawa, ito ay ating pagdudahan. Mga kapatid, nagdududa ka pa ba na ikaw ay malaya na? O nananampalataya ka na ikaw ay pinalaya na ng Diyos? Sino dito yung pinalaya na sa puot? Pinalaya na sa inggit? Pinalaya na sa insecurity, mga kapatid? Meron po ba? Hallelujah. Ano? Salamat sa Diyos sapagkat ang kanyang hatid sa atin ay kalayaan. Ikatlo at huling bagay, ano po yung kalooban ng Diyos? Ano yung inihahandog ng Diyos sa atin sa Kapaskuhang ito? Pangatlo at huling bagay, ang dakilang kalooban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi lamang tayo ilapit, hindi lang tayo bigyang laya, kung hindi tayo ay ilipat. Pastor, ano ang sabi mo? Ilipat. Opo, ilipat. Pero ano yun? Ilipat ang tao buhat sa dilim patungo sa kaliwanagan. Amen po ba? Kung ang kasalanan ay nagdudulot sa atin ng kadiliman, ang nais ng Diyos mula dun sa pagkakasala, hindi lamang tayo palayain, kung hindi ilipat tayo sa kabanalan. Amen po ba? Mga kapatid, there is so much in store for us when we live according to holiness. Ang sabi po ng Panginoon doon sa John chapter 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupa, tayo yon, ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana
at kasiyasiya. Ang Panginoong Jesus sa ating paglapit sa Kanya at pagtanggap ng kalayaan na Kanyang ipinagkaloob sa atin, ay inaanyayahan tayo, sumama tayo sa Kanya sa isang buhay na may kaliwanagan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto kong basahin itong sinasabi sa Epeso chapter 5, verse 8 to 11. Ang sabi dito, dati kayo ay nasa kadiliman, ngunit ngayon kayo ay nasa kaliwanagan na. Amen po ba? Why? Sabi dito, sapagkat kayo ay nasa Panginoon. Sino dito yung nasa Panginoon? Yes, hallelujah. Tayong lahat. Therefore, we can claim and declare that we are living in the light. Mga kapatid, ito yung ating paksa sa buong simbang gabi. Ang kaningningan ng Diyos sa lahat ng panahon ng atin pong buhay. Pagka po pala tayo ay nasa Panginoon na, tayo daw po pala ay wala na sa kadiliman. Tayo daw po pala ay namumuhay na nasa kaliwanagan. Ano po yung ibig sabihin ng tayo mamuhay na sa kaliwanagan? Ipagpapatuloy ko po yung teksto. Ang sabi dyan, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Ano kaya yung buhay na nararapat sa mga taong nasa liwanag? Ang sabi dito, sapagkat pawang mabuti, matuwid, totoo ang ginagawa ng mga namumuhay ayon sa liwanag. Ang ganda, ano? Ulitin natin. Ang sabi doon, sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng mga taong nasa liwanag. Ang sabi pa dito, sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng mga taong nasa kadiliman na walang ibubungang mabuti. Di po ba? Anong sabi ng Panginoon? Pagka daw po yung ginagawa natin, puro ginagawa ng mga taong nasa kadiliman, wala daw pong ibubungang mabuti. Iyan po ang sabi ng salita ng Diyos. Kaya po mga kapatid, mag-ingat pa rin doon sa mga gawaing kasalanan. Doon sa mga sin, meron po ako nabasa, no? Meron daw pong mga sin na hindi napapansin. Na akala natin malaya na tayo, pero meron pa palang mga pagkakasala na hindi natin nasasala na nasa atin pang mga buhay. Tulad halimbawa, kapag ka ikaw ay Kristiyano na, ano yung mga sin na hindi natin napapansin? Kung minsan yung worrying, labis na pag-aalala, labis na pagkabalisa. Alam niyo po ba iyan ay pagkakasala? Bakit? Kasi anong sabi ng Panginoon? Ipagkatiwala niyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit para sa inyo. Ano po ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Ano? Ang sabi doon, unahin niyo muna ang Kanyang kaharian at ang Kanyang kaloob at lahat ng bagay ay pawang idadagdag sa inyo. Pero ikaw naman, worry ka pa rin ng worry. Parang wala kang Diyos na pwedeng mag-provide ng iyong mga pangangailangan. Para bang wala kang Diyos na mag-iingat sa iyong buhay. Mga kapatid, sin na hindi napapansin. Kapatid, meron ka bang ganyan sa iyong buhay? Ano pa? Laziness. Alam niyo po ba, ang pagiging tamad ay kasalanan. Mga kapatid, pakisabi sa katabi mo, ikaw ba yon? Ano, ang kasalanan ay ang pagiging tamad ay kasalanan. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Huwag daw pong pakainin ng tamad. Ano? Ang sabi pa ng salita ng Diyos sa aklat ng Kawikaan, o ikaw taong tamad, masdan mo yung langgam nang meron kang matutunan. Ano po yung attitude ng langgam? Masipag. Ano? Laging gumagawa. Lagi po nagtatrabaho. Kaya meron tayong kanta, to the work. Halos national anthem na yata natin yun, ano, Ate Lorna. Yung to the work. Gumawa, gumawa, tayong lingkod ng Diyos, sa daang niya atas, tayo'y magsisunod. Pero pagka po tayo, ayaw kumilos, ayaw maglingkod, ayaw ipagamit ang ating buhay sa Panginoon,
baka po tayo ay mayroon ng sin na hindi po napapansin. Ano pa? Kasalanan hindi napapansin. Meron tayo niyan. Gossiping. Ano ho ba yung gossiping? Hindi natin napapansin, pero kasalanan pala yan. Ano ito? Pakibulungan mo nga katabi mo. Ibulong mo nga sa akin kung ano yung gossiping. Ano? Alam natin yan, mga kapatid. Ano? Minsan, ang liit-liit na mga kasalanan, pero hindi tayo tinutulungan makapamuhay na may kabanalan. Bakit? Kasi kasalanan pala, hindi natin napapansin. Mga kapatid, ini-encourage tayo ng Panginoon na tayo ay sumama sa Kanya sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ang kailangan, tayo'y lumaya. At hindi lamang lumaya, kung hindi lumipat mula dun sa pagkakasala tungo sa buhay na mayroon pong kabanalan. Mga kapatid, hindi natin kailangang manatili sa bigat at sa hirap ng sitwasyon ng ating buhay sapagkat dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon tayo ay nasa mabuti ng kamay. Kaya mga kapatid, halipo kayo. Tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, lapit. Ano? Lapit. Pakisabi sa nasa kaliwa, lapit. Ano? Pakisabi sa nasa kanan, lumaya ka. Lumaya ka. Ano? Ano? O pakisabi sa nasa harap, lumipat ka. Ano? Lumipat ka. Iyan ang kalooban ng Diyos. Huwag niyo pong sa akin sabihin, parang sa akin 'yun sinasabi. Pastor, lumipat ka. Ano? Ano? Lapit, laya, lipat. Ito ang tatlong salita na naghahayag ng mensahe ng Kapaskuhan. Ang pagsilang ng Mesyas ni Kristong tagapagligtas ay upang tayo ay ilapit sa Diyos sa Kanyang piling, makalaya sa kapangyarihan ng kasalanan at mailipat sa buhay na inilaan sa atin ng Diyos. Maligayang Pasko po sa ating lahat.
dalangin. Aming Amang banal at makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo upang ihandog ito pong mga kaloob na bahagi po ng mga yaman na iyo pong ipinagkatiwala sa amin. Ama, salamat po sa iyong pagpapala at biyaya. Salamat po sa aming mga trabaho. Salamat po sa aming mga negosyo at hanap buhay na siyang pinagmumulan ng mga biyaya mo. Ama, ibinabalik po namin ang mga bahagi nito upang ito ay magamit ng iyong iglesia para sa kanyang mga pagpapatuloy ng paglilingkod at pagmimisyon. Kasabay ng aming paghahandog ay ang aming panalangin na patuloy mo nga po, Ama, i-bless ang aming mga buhay, ang aming mga trabaho, negosyo, ang aming po mga pinagkakakitaan. Nawa ito'y patuloy na umunlad upang patuloy pang maging pagpapala ito sa amin at sa iyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tinatawagan po ang lahat ng mga miyembro ng Esguerra clan na pumanik po dito sa harap. Yung mga may kaya, kita ba sila sa camera pagka yung ating mga the Esguerra siblings kahit dito na lang po. Pero yung mga nakababata pa at may lakas, dito po tayo sa itaas. Kahit di magkakasama,
ngayon. Di man sabay-sabay ang sarasalo, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Sa gitna ng kahirapan, basag na sa puso ko. Kristong bagong silang ipagdimaw natin kanyang kapanganakan. Pag-asa na natin ang taming halitasan. Pag-angin si Jesus atin siyang pabulihan. Tuloy pa rin ang Pasko sa gitna ng kahirapan. Basag na sa puso ko Kristong bagong silang ipag-ibaw natin kanyang kapanganakan. Pag-asa natin ang ating kaligtasan. Pag-ibig si Jesus atin siyang pabulihan. Tuloy ang Pasko. Tuloy ang Pasko. Tuloy ang Pasko. Hello, ayan. Ay, malakas. Ayan, minsan pa po, papurihan natin ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kapatid sa Esguerra clan. Ayan, at dahil sila ngayon ang ating future family this Christmas Day, sama-sama po natin silang ilapit sa Panginoon. Ano po, sa panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po, Panginoon, ang tumatawag ng mga tao para maglingkod sa iyo. Hindi lang po individual, pati na din pamilya at mga angkan. Nagpapasalamat kami sapagkat dito po sa Gatbuca, UMC, marami kaming mga angkan at pamilya na sama-samang naglilingkod sa iyo. Salamat po sapagkat isa sa mga ito ang Esguerra clan. Sa nakikita namin, Panginoon, na-inspire kami sa kanilang paglilingkod, nahahamon kami, Panginoon, sa kanilang dedikasyon. Marami po sa kanila, Panginoon, ang leaders ng church na ito. Marami po sa kanila, Panginoon, na talagang hindi matatawaran yung kanilang dedikasyon at paglilingkod. Kaya nga po, Panginoon, ang iglesyang ito ay patuloy na nagiging mayaman sapagkat bahagi po nito ang paglilingkod ng amin pong mga kapatid sa Esguerra clan. Kaya po patuloy po nawa, O Diyos, na kayo ang magbasbas sa kanilang buhay. Patuloy mo po silang bendisyonan ng iyong pagpapala upang ang kanilang pamilya ay patuloy na makaranas ng ibayong kalakasan, kalusugan, pagpapalang material at espiritual. Ikaw po ang laging mag-iingat sa kanila, lalo na po, Panginoon, sa mga mahal sa buhay na nasa malalayo. At nawa ang panibagong taon na ipong pagkakaloob sa mga kapatid po naming ito ay maging mayaman sa buhay na may kasiglahan at paglilingkod sa iyo. Patuloy mo pa po silang gamitin para po sa iyong kapurihan at paglilingkod sa ilalim po ng ministeryo ng iyong iglesia sa lugar na ito. Patuloy ka naming pinupuri, pinapasalamatan, O Diyos, at ito po ang aming pagtatagubilin sa iyo para sa pamilyang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Picture daw.
dalangin. Hallelujah, maligayang bati sa iyo, amin pong Panginoon. Tunay nga po na ang araw na ito ay napaka-espesyal sapagkat inaalala namin ang iyong kapanganakan upang kami ay palayain sa aming mga kasalanan at ilapit sa iyo at ilipat sa iyo pong kaharian mula sa kaharian ng kadiliman. Ama, salamat po at patuloy mo nga po kaming pangunahan sa kabuuan po ng araw na ito. Patuloy po naming ipinagtatagubilin sa iyo ang amin pong mga lakad sa buong maghapon. Marami po kaming mga kapatid, especially mga pamilya, mga bata, na mamamasko, ang iba ay magre-reunion upang magkaroon ng konting pagsasalo-salo sa mga mahal sa buhay. Dakilang Diyos, amin pong ipinagtatagubilin ang kaligtasan at ang kagalakan ng amin pong mga pagtitipon na pupuntahan. Ama, nawa sa lahat ng ito, ikaw po ang siyang maitaas at ikaw po ang siyang mapapurihan. Patuloy po na ang diwa ng Kapaskuhan na amin pong ipinagdiriwang ay hindi lamang mas sentro sa mga material na bagay, sa regalo, sa aginaldo, kung hindi, Panginoon, sa kagalakan, dulot ng iyo pong kapanganakan. Ama, patuloy din po namin inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na sa kabila po ng aming pagdiriwang ng Kapaskuhan, ang iba sa amin ay may mga karamdaman, Panginoon. Sila na nasa kanilang mga tahanan ngayon at sila na malayo sa amin, ang iba ay hindi makaparito sapagkat sila'y lumipat na ng tahanan, ang iba sa kanila ay nasa ibayong dagat. Amin pong inilalapit na sila po, Panginoon, ay magkaroon din ng makahulugan at maligayang Pasko, Panginoon. Nawa ang aming mga kapatid na may karamdaman ay patuloy mo nga pong ibangon, Panginoon, mula sa banig ng pagkakasakit at pagkalooban, Panginoon, ng pagbabalik ng kanila pong kalakasan. Ama, si Kuya Allen, Panginoon, na kalalabas lamang sa ospital, ang minamahal na kabiyak ng amin pong Ate Leonor, Lord, nawa ikaw ang siyang magbalik ng kanya pong kalusugan at kalakasan upang patuloy pang siyang makapaglingkod sa iyo. Ganon din po, sa kabila ng kami ay nagdiriwang, ay amin din po namang ipinapahayag, Panginoon, ang amin din pong pakikiisang damdamin at panalangin para po sa pamilya po ng mga Torres sa pagpanaw, Panginoon, ng kapatid na Kathleen. Nawa, Panginoon, ang diwa ng Kapaskuhan na pag-asa, kapayapaan, kaaliwan ay siyang maranasan ng mga mahal sa buhay at buong pamilya, Panginoon, ng mga Torres. Ama, amin din pong idinudulog sa iyo ang mga dadalo ng Christmas Institute bukas, ang amin pong mga kabataan, Panginoon. Nawa, patuloy po kayo ang maranasan nila, maingkwentro nila, Panginoon, na siyang pakay ng Christmas Institute na ito. Lord, nawa ang pag-iingat mo ay siyang sumaka nila at sila'y bumalik na may panibagong sigla, may panibagong init ng pananampalataya upang manguna sa iba pang kabataan sa paglapit at paglilingkod sa iyo. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong pagsilang. Salamat po sapagkat inilapit mo ang iyong sarili. Salamat po sa pag-unawa sa aming mga kahinaan. Salamat po sa pagliligtas sa amin sa kapangyarihan at kamandag ng pagkakasala. At salamat sapagkat ang plano mo sa aming mga buhay ay isang buhay na masagana, ganap, at kasiyasiya. Patawarin mo kami kung minsan, Panginoon, nasasaktan pa rin namin ang iyong kalooban. Patawarin mo kami kung meron pa rin mga bagay na pwede naming palayain ang aming sarili, ngunit kung minsan, hindi namin magawang lumaya. Linisin mo kami, bigyan mo kami ng lakas upang kami ay makapamuhay sa paraan na may pagbibigay lugod sa iyo na ipinanganak
at namatay para sa amin. Thank you, Lord. Thank you so much. Ibinabalik po namin sa iyo ang mataas na pagpupuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Pag-asa, kapayapaan at pag-asa na dulot ng Kapaskuhan ang siyang mapa sa ating mga puso. Humayo tayo, baunin natin ang mga ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Speak of love.
mga bata. Maiwan mo na po dahil tayo ay makaka-receive ng regalo mula sa mga kalalakihan. Mga batang 12 years old, pababa, pumila na po dito sa may harapan. Batang 12 years old, pababa. Merry Christmas po sa lahat. Ito po yung handa ko ng mga seniors na kalalakihan taon-taon, yung 12 years old, pababa. At tinatawagan po si Cesar Alcoriza at si Consihal Marlon para sa pamimigay ng mga regalo sa mga kabataan ito. At yung mga nahingan po naming donors, ayaw po nila pa-announce ang pangalan nila. Nagpapalain po kayo ng Diyos. Nagpapalain po kayo. Salamat. Nandito pa po ba ang ating mga senior citizens? Buhay pa po ba isang Merry Christmas? Ayan mga senior citizens po na kaya pang pumunta dito sa harap. Ayan, iniimbitahan po kayo. Kayo po ay makakatanggap ng regalo. Naghihintay po ang ilan sa atin ay meron pong nakahandang photo booth sa likod. So, kung ready po tayo magpicture, nandun po ang ating munting photo booth. Ihanda po natin ang ating mga ngiti at ang ating mga cellphone camera para po tayo makapagpicture. Thank you.
ang ating mga workers, tinatawagan po si Pastor Nixon Sarmiento, si Deaconessa Edel Bautista, si Ate Annie, at si Ate Leonor. Tinatawagan po kayo dito sa harap ang ating mga mahal na manggagawa. Ngayon din po ang pagkakataon para kung may regalo po tayo sa ating mga manggagawa ay ating maiabot sa kanila ngayon. Ayan. Iglesia, ay meron din pong naghihintay na regalo sa atin. So, make sure po na pipila po tayo ng maayos sa ating pagkuha ng munting regalo.